Magandang araw mga ka-PTEC. Medyo, I know it's been a while. Medyo matagal na bago po tayo nakapag-release po ng panibagong video. So, I hope that by this time you're all ready. And first of all, we would like to say thank you for all the good comments na ibinibigay po ninyo sa ating YouTube channel. And maraming salamat sa inyong mga generous na mga comments and for everything good things or for improvement na binibigay po ninyo. Maraming salamat. We'll make sure that we'll be able to provide valuable videos para po sa inyong preparation for the exam, no, on May 26. And I wish you all good luck. No, I wish you all good luck. We're all excited, the team, for the upcoming May 26 exam. Sana makapasa po kayo lahat, no? Sa lahat po sa inyo na tumutok sa lahat po ng mga videos natin. At sayang nga lang at talagang naging busy tayo at hindi tayo nakapag-upload ng mas marami pa, no? But just the same, ay ibibigay po natin ngayong video na to ang some of the tips na pwede natin na maibigay para po sa inyo, no? Kumbaga, these are the final coaching tips bago po kayo sumabak ngayong darating po na May 26. Unang-una, yung ating online test ay syempre may mga technicalities po ito. Sana ay hindi po mangyari sa inyo. But just in case na mangyari nga ito, ay just relax, no? Kung na-send block, for example, ay huwag mataranta. Magtanong right away sa inyong proctor para lang sa ganun ay mabigyan kayo ng assistance. No? So, be calm. No? Huwag kayong mataranta dyan. Relax lang po kayo. No? There will always be ways on how you can go back to the system. Okay? Pangalawa, yun pong point of, for example, yung exam ay mahaba. There are graphs or tables, for example. Ni-expect naman natin yan, ano, na dahil nga naka-HOTS or naka-SOLO framework yung, ano, we expect that there will be, no, anticipated questions na talaga na mahahaba. And that would provide you with a graph, a table, a situation that you needed to read. Ang suggestion ko dyan, para hindi masyadong mahaba or hindi kayo masyadong guided yung inyong pag-analyze, is that you read the question right away. Diba? May paragraph, may table, or may graph, for example. Tingnan mo agad yung question na doon sa about the graph. Para lang sa ganun, bago mo i-check yung mga graphs na yun or yung mga tables na yun, guided ka na kung anong hinahanap ng tanong. So, yung table is something like about, halimbawa, ay mga performance indicators. So, there are a lot of performance indicators, for example, na nakalagay. Doon sa, after the graph, nakalagay din naman doon kung anong tatanungin niya. No? So, which are related to ganyan, ano yung ganito. You have to read that unang-una pa lang, no? Bago mo i-attack yung mga qualifying or context ng tanong. The idea of that ay so that you will be guided doon sa anong hahanapin mo. Kasi baka ang daming-dami mo nang inanalyze doon sa graph ay hindi pala yun yung hinahanap ng tanong. Okay? So, be very careful doon sa ganung mga conditions. Alright? At syempre, ha, huwag kakalimutan definitely na yung 1 to 5 natin na domains ay mga importanteng domains yan na kailangan bigyan ng pansin. Paulit-ulit kong binabanggit sa review, syempre, the management of resources natin. Ideas or concepts about the RA 9184, okay, sigurado po yan dahil management of resources yan, eh,
So hindi mawawala yan yung how you handle yung mga liquidations ng iba't ibang mga pondo ng paaralan. Okay. And in terms of the domain one naman, syempre ulitin na naman natin na definitely yung SIP ay hindi mawawala ito na context ng tanong dyan for the school improvement planning. Tandaan ninyo mabuti that in the school improvement planning or the school improvement plan, there are different groups, no, na doon sa DepEd order na meron tayo na sinusundan. Ay, di ba, meron tayong SPT, meron po tayong project teams, di ba? So, be very careful doon sa kanilang mga roles. No? Importante yun, no, na malaman natin yung mga iba't ibang roles nila. Dahil bilang school head, alam mo dapat na meron kang SPT na bubuin at yung SPT na yon ay meron ka ding separate na project team sa bubuin para naman i-cover, no, yung specific na program or project that will be included in the SIP. Okay? Will be included in the SIP. Okay? So, mga bagay ito na syempre, I believe given na yan, no, dahil pinaka-importanting mga documents bilang school head ang alam mo kung paano ang pag-develop ng isang school improvement plan. Okay? Ang school improvement plan ay meron kang annual implementation plan that would actualize or that would realize the objectives of the 3-year school improvement plan. Okay? Domain 5 naman, syempre, dalawang DepEd orders yan nung kailangan mong bigyan ng pansin talaga. The PTA, the SGC, especially yung School Governance Council, at saka yung ating school PTA, or the PTA Omnibus Rules, Omnibus Guidelines. You need to understand your role bilang school head in the management of these different organizations. Ano yung role mo bilang school head in terms of the management ng isang SPTA? Okay. Anong limitations si SPTA? Alam mo dapat yan. Ano yung specific roles ng PTA? Alam mo din dapat ang mga yan na there are procedures that you needed to follow. Okay? Yan yung mga kailangan po natin na pantayan dyan pagdating po sa ating darating na exam, ha? Okay. So, yun po yung mga tips po natin, no? Huwag kakalimutan po na, no? Huwag kakalimutan po na magdala ng chocolate. Ang suggestion ko nga dyan is that dapat ngayon pa lang sinasanay mo na yung katawan mo on the, no? Tomorrow, pag napanood mo yung video na ito, this is on a Friday. So, tomorrow, you try to, mag-relax na yung katawan mo, no? I-try mo nang i-relax yung katawan, yung mind, yung isip mo para pagdating ng Linggo ay kalmado ka. Okay? You're really very very healthy, no? Keep yourself hydrated. Yung chocolate will give you extra energy for the 3-hour test. It's these are really very crucial. Magdasal po mabuti dahil yung anong ang tawag nito, you have to believe that you can do it. And coupled with that, you also have to believe that it's always His will. Kung ano, ipaubaya mo na sa Kanya lahat. No? Pagka you'll be praying, ipaubaya mo na sa Kanya yung pagpasa dahil you've done your part. No? Kumbaga, you've done your part. You have prepared very, very hard for this. I can feel all your yung level of commitment. Mm-hmm. So, make sure that i-let go mo na ito sa kanya na ang bahala, and just have to trust His will. Ganun lang po yan. Okay, whatever will be the result, it will always be upon His
decision. Siya yung makakapagbigay niyan sa atin. Ibig sabihin ay your readiness, yung kakayanan mo, ay ready ka na, kaya ibibigay niya sa iyo yan. Kung hindi man, ay maybe there are other reasons for that. Okay. So, at any rate, you are all you're already able to, improve a lot in terms of your knowledge, in terms of yung mga yung level ng awareness mo about the school operations. Okay? So, we hope that itong pag-review ay pag nakapasa ka, give it your best shot. Alam mo yan na whatever are the things that you needed to change dahil ginusto mo maging principal, gawin mo, di ba? Kasi bakit ka nga gustong maging principal? Kasi nga, you would like to implement programs na sa tingin mo ay importante na makakatulong. Whatever are the things that you're observing na kailangan palitan, that is your mission. That's your mission. So, kailangan ipakita natin that we have that commitment, no, to really improve the educational system sa ating bansa, no? So yan ang isaisip natin palagi. Pag naging school principal ka, yung trabaho mo ay napaka-crucial. It's very crucial in the sense that you will be the one implementing kung ano yung mga necessary programs na kailangan ibaba sa field. And in a way, you are contributing, no, to nation building. No? We are contributing to nation building. All the things that you have seen na sa tingin mo kailangan palitan, pag naging principal ka na, wag mo na ito gagawin. Make it the point that the change will start, no, sa atin po. Alright? So, yun lang po. No, marami mga ano pa tayong ibibigay dyan. But tingnan natin kung kaya ko pang gumawa ng ibang mga videos na specific, no, for itong coming na 26. Alright? Mga kapite, good luck po sa inyong lahat. No, I wish you all the best. No, and you pray. You believe in Him. You have prepared very long and very hard for this 3-hour test on Sunday. Good luck and saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat for trusting Pite. Thank you. Maraming salamat. And we wish you all the best.